Maliban sa pagsugpo sa mga komunista noong panahon ng martial law, ang pinakamagandang nagawa ni Marcos ay ang pagpapagawa ng napakaraming gusali, kalsada at institusyon na nag-ayos ng lipunan sa Pilipinas. Meron tayong hydroelectric plants Angat, Pantabangan, Agus, Leyte, Makiling Banahaw, Tiwi, Masiway, Cebu, Kalayaan, andyan ang Bataan Nuclear Power Plant, Magat A, Magat B, Agus 4, 5 at Pulangi, 20 electric plants ang pinagawa ni Marcos mula 1967 hanggang 1985. Mula 1965 hanggang 1986, 108 state colleges and universities ang ipinatayo ni Marcos. Kasama na rin sa mga pinatayo ni Marcos ang LRT1, Heart Center of the Philippines, Kidney Center, Nayang Filipino, the Philippine International Convention Center, na natapos gawin noong 1976. Ginamit pa ng gobyernong Aquino nitong 2015 sa APEC Ministerial Meeting, Philippines Lung Center, Folk Arts Theater, at yung South Luzon Expressway and North Luzon Expressway na kauna-unahan sa Timog Silangang Asya. Huwag niyong kakalimutan yung San Juanico Bridge. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas mula 1898, ang gobyernong Amerikano lamang ang makakahigit sa dami ng infrastructure projects na pinagawa kung ikukumpara kay Marcos. Kahit isama nyo na yung Idiot Aquino era from 1986 hanggang 2016 at yung mga kaalaman ng mga duse-duse ng American-educated Filipino political and business leaders, oligarchs at oligopoly na puro Idiot Aquino followers, hindi nila mapapantayan o malalagpasan ang ginawa ni Marcos noong panahon ng martial law.